Meron akong ikukwento sa inyo, guys. Isang araw, dahil tag-ulan na ngayon, ay nakatambay ako sa labas ng isang grocery. Kaya ako nakatambay doon dahil inaantay kong tumila yung ulan. Sobrang lakas. Habang nag-aantay-antay akong ganyan, napansin ko yung dalawang bata na nasa tabi ko. Ayun, may dala-dala silang mga potholder at inaalok nila yung mga galing na nag-grocery doon. Tapos, alam mo naman yung mga nag-grocery, hindi nila mabuhat-buhat yung mga pinamili nila at nagtatawag sila ng tricycle. Habang papalakad sila, yung mga bata, sumasalubong sa kanila, sabi nila, potholder. Pero ang nakakalungkot sa dami ng nakita ko na mga inalok nila, wala man lamang bumili sa kanila. Nakakaawa yung mga batang yun. Pero alam mo ba na kahit awang-awa ka sa kanila, ay nakangiti sila. Kahit na hindi bumibili yung mga inaalokan nila ng potholder, ay nagte-thank you na lang sila. Tapos, may hawak-hawak silang 50 pesos. Sabi nila, makakabili na daw sila ng kahit kalahating bigas lang na mailuluto nila mamayang gabi. Ganun, napakasimple ng ano nila, no? Yung mapapansin mo, napakababaw ng kaligayahan nila na basta makabili lang sila ng bigas, ay natutuwa na sila. Tawa talaga sila ng tawa. Sabi ko, anong pinagtatawa na nyo? Parang ang saya-saya ninyo. Ang sabi nila, masaya kami kasi nga makakabili na kami ng bigas. Sabi niya ganun. At kahit anong ulam ay yung sobra, pwede daw pang ulam. Sabi ko, bakit kayo ang nagbibenta? Nasaan yung magulang nyo na dapat sila yung maghahanap buhay para sa inyo? At kayo naman dapat ay nag-aaral, hindi naghahanap buhay, kabata-bata nyo pa. Sabi ko ganun. Sabi nila, yung nanay nila nandoon sa ilalim ng tulay at nag-aantay sa kanila kasi yung mga anak inaantay ng magulang dahil wala pa silang niluluto. Kailangan talaga makabenta sila. Kaya natutuwa sila, alam nila pag uwi nila ay mayroon silang mailuluto. Sabi kong ganun, bakit naman dapat yung magulang, di ba? Sabi nila may sakit yung nanay nila. Eh, sabi kong ganun, saan yun naman galing yung mga potholder na yan? Ang sabi nila, binibili daw nila sa isang palengke. At tapos sila naman pinapatubuan nila. Para lang makabili ng bigas sa tubo. Nakakatuwa lang na sa murang edad nilang yon ay alam nila yung responsibilidad na kung hindi kaya ng magulang ay sila na yung nagkukusa. Pero siyempre, kahit natutuwa ka ay nalulungkot ka. Nalulungkot ka sa sitwasyon nila. Pero alam mo ba yung wala kang magawa? Kasi yung inabot mo, yung inabot ko, di naman sapat yun, alam ko naman eh. Yung bang gusto mo silang kunin dun sa may ilalim ng tulay, bigyan ng tahanan, bigyan ng pangkabuhayan. Pero ang masaklap nun ay yung gusto mong gawin na hindi mo magawa. Yun ang pangarap ko sa buhay, yung makatulong sa kapwa. Kaya gumawa ako ng channel na ganito na sana pagdating ng araw ay dumami yung mga subscriber ko, magkaroon ako ng sweldo, tapos mayroon akong ipantutulong sa kanila. Kasi kahit na noon pa, hindi pa uso yung mga vlog-vlog na yan, o wala pa tayong napapanood, wala pang cellphone-cellphone na ganyan. Kung meron ako, basta't may nakita akong naglilimos, o kung ano yung nakikita kong kawawa na gutom na gutom, ay inaambutan ko sila o binibigyan kahit papaano, kung ano lang yung kaya ko. Pero syempre, alam mo naman na hindi sapat talaga yun. Sana sa mga hindi pa nagsasubscribe sa akin, hindi naman ako umihiling sa inyo na ako bigyan nyo ng pera para ibigay ko sa kanila. Or ang simpleng pag-subscribe lang naman yung hinihiling ko para sa inyo. Malaking tulong na yun na yung pag-subscribe nyo, yung panonood nyo ng mga videos ko ay
makatulong pagdating ng araw sa mga bata, hindi lang sa mga bata, sa mga tao. Minsan nga, di ba, sa may daan-daan dyan, sa kalye, sa may highway, makikita mo yung mga bata, meron pang iba, mga baliw. Di ba? Ba't sila nabaliw? Siguro madalang lang yung na-in-despair, pero karamihan doon, nagutom yun eh. Kaya nabaliw sila. Kaya sana maipagamot sila, pero wala kang kakayahan kahit gusto mo silang tulungan. Kaya ako nakikiusap sa lahat na sana yung mga makakapanood nito, mag-subscribe kayo. Kasi yun ang pangarap ko eh. Alam ko yung pangarap ko, pangarap nyo rin. Yun lang, simpleng pag-subscribe lang. Pagdating ng araw, makakatulong kayo. Para na rin kayong kayo ang tumulong sa mga batang yun. Kaya hinihiling ko sa inyo guys, na sana ay maging bahagi kayo ng aking pangarap. Paano kayo magiging bahagi? E di mag-subscribe kayo. So, yun lang ang hinihiling ko sa lahat. Kung nga yung mga nakakakilig na mag-couple ay sinasubscribe nyo. Yung mga nakakatuwang mga panies video ay sinasubscribe nyo. Bakit hindi yung gustong tumulong ay hindi nyo rin isubscribe? Diba mas masarap pang isubscribe yung mga ganon. Hindi ko naman sinabing hindi nyo isubscribe yung mga couple-couple. Siyempre, kung ano yung gusto niyo, pero pwede bang ibigay nyo rin sa amin yung suporta ninyo para yung pangarap ko na magiging pangarap nyo rin ay matupad ko naman. Alam nyo ba na wala akong hinihiling sa buhay ko na lagi-lagi kong hinihiling na sana ay matupad yung mga pangarap ko. Alam ko, hindi lang naman ibang tao yung kaya kong matulungan noon. Kahit yung pamilya ko na gustong-gusto ko ring tulungan ay hindi ko matulungan. Alam ko, marami akong matutulungan at nag-aantay lamang sila dyan. Kaya ako, matyaga ako naghihintay. Matyaga akong gumagawa ng kung anong-anong videos na hindi naman related talaga dun sa pangarap ko. Pero alam ko, pag nandyan na yung pangarap ko, iba ng videos yan. Andun na yung mga pagtulong na yung mga videos. Pero sa ngayon, dahil wala pa tayong magagawa, ay yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Alam nyo, minsan kahit sa messenger, ay may nagme-message sa akin na humihingi ng tulong sa akin. Akala siguro nila ang yaman-yaman ko, pero di nila alam, pareho ko rin silang hirap sa buhay, pero hindi lang halata sa akin. Tapos noon, yung iba talagang dating mayaman eh, pero humihingi sa akin. Ang sabi ko, kung dito ka lang nakaano, wala man akong maibigay, kung dito lang sila nagboboto sa aming ano bang tawag doon? Basta sa lugar namin. Kasi sa lugar namin ay, sa munisipyo ay, kung dito ka nagboboto, ay pwede kang humingi ng tulong. Kung gamot yun, o financial, na para sa gamot, ay matutulungan kanila. Kailangan lang talaga yung mga butante sa amin. Kahit papaano naman guys, alam nyo ba yung mga merong nag-message sa akin na tinulungan ko naman sila, pinadalan ko, nakapagpadala naman ako ng pera sa GCash. Kahit na kailangan ko yung perang yun, dahil sa sinabi niya ay may sakit siya, ay nagpadala naman ako. Kahit na ako hirap na hirap. Kaya humihingi ulit siya ay hindi ko naman nabigyan kasi wala naman talaga akong matutulong. Sabi ko nga sa kanya, wala pa talaga akong kakahiyang tumulong sa inyo. Tapos, yung isa naman ay nalulungkot talaga ako. Sabi kong ganun, wala talaga akong maitutulong. Pero, pwede kitang tulungan sa may munisipyo kung paano yun, magkaroon ng pambili ng mga gamot ng asawa niya.
sinamahan ko talaga siya na kung ano yung mga kailangan na requirements ay sinabi ko na kunin niya, tapos yun, kumpletuhin niya, tapos sinamahan ko talaga siya. At the same time naman ay ako rin naman ay kasabay na nag-pass na rin ng aking mga requirements. Kasi ako nanggagamot din ako ilang taon na, mga 6 years na mayroon din akong sakit. So, wala akong kakayahan talaga na mabili yung mga gamot na yun. Kaya kahit papaano, ay humihingi ako ng tulong sa munisipyo. Kaya lang, hindi naman ganun kadali na kapag nakumpleto mo yung requirements mo ay ibibigay na nila. Mag-aantay ka ng ilang buwan, 3 buwan, 5 buwan. Pero, maigi na yun kaysa sa wala kang inaantay, di ba? So, ayun. Kahit papaano nung natanggap na yon ay masaya naman sila. At sana ay makapag-pass ulit sila ng requirements. Ako, inaantay ko lang na yun, nag-iinom muna ako ng mga herbal para ako ay pagka nagpa-test ako, nagpa-doktor ako at magte-test na naman ng dugo, or sana naman maging okay yun kahit papaano. Mahirap talaga yung may sakit. Gusto ko silang tulungan din naman yung mga humingi ng tulong sa akin. Pero hindi ko sila matulungan. Pero pwede ko silang tulungan at samahan gaya ng natulungan. Maalaala ko pala guys, noon meron akong katangahang nagawa eh. Yung bang merong lumapit sa akin sa kagustuhan kong makatulong sa kapwa. Hindi ko pala alam na yung tinulungan ko ay hindi ko pala dapat na tinulungan. Kasi kala ko totoo talaga yung sinasabi niya. Siyempre, kilala mo siya eh. Dati mo siyang kapitbahay. Alam mo, dati kasama ko rin siya nag-choir. Pero hindi ko akalain na lulokohin pala niya ako eh. Kasi yung sabi niya, kailangan na kailangan niya ng pera. At ilalabas daw niya sa ospital yung asawa niya at kulang lang daw yung pera. Eh, alam ko naman na yung pamilya ng asawa niya, meron naman silang kaya sa buhay. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi ka humingi ng tulong sa pamilya? Ang sabi niya nakakahiya naman, baka kung ano yung sabihin nila, sabi niya ganun. Kaya ako na yung gumawa ng paraan, sabi niya ganun. Kaya sabi niya, pahiramin mo ko ng pera para mailabas ko na siya sa hospital. Naras pa daw yung asawa niya. Ngayon, nag-aantay sa hospital para makalabas. Ako naman si tanga. Dahil wala akong pera, ang ginawa ko ba naman yung cellphone ko, sinangla ko. Ayun, naibigay ko yung pera. Tapos, hanggang sa nakaraan na yung 1 buwan, walang bumabalik sa akin. Hindi ko na nga iniisip na ibalik niya yung pera eh, kasi alam ko nakatulong ako. Siguro ako na lang yung gagawa ng paraan para matubos ko yung cellphone ko. Tapos nun, hindi ko akalain na yung natulungan ko, niloko lang pala ako. Nagsusugal lang pala yun, nagdadrugs, na ayaw na ayaw ko pa naman sa isang tao yung ginagawa nilang yun, yung sinasayang nilang pera. Kung kani-kanino na pala siya lumalapit ng ganun, kani-kanino na siya nanloloko, na kagaya ko may naloloko din siya na pinapaniwala niya yung mga tao sa mga bagay na hindi naman totoo para lang makapagsugal at makapag-drugs. Kaawa-awa yung mga tao yun eh. Alam ko, kung naloko man ako, hindi naman ako yung kawawa eh. Siya yung nanloloko ng kapwa. So, siya yung kawawa. Biktima lang kami ng mga tao manloloko. Nalaman ko lang yun sa kapatid ko dati, kasi niloko rin siya eh. Kaya lang siya, 500 lang yung napeke niya eh, 500 yung ibinigay niya. So yung 500 niyang yun, hinahabol pa niya eh. Ako nga, hindi ako maasang mabayaran ako. Pero kung hindi lang niya sinabi, hindi ko alam na napeke ako. So, kaya guys, sana ay yun, ito na siguro yung tatapusin ko na yung videos ko. Yung hindi nakakapag-subscribe ay mag-subscribe naman kayo, ha? At sana ay lagi kayong mag-iingat, and God bless you all.
Bye-bye and thanks for watching.